So guys, ang topic po natin ngayon ay ito yung water inlet bulb, no? So nakaraan, ilabas natin, mayroon tayong nilinis na inlet bulb, no? So yun po ay screw type. Ito kasi ay ito yung sinasabi ko na hindi siya nakaskrew, no? Wala siyang screw, mga locking lang. So later on, maglalabas din ako ng video kung paano linisin yung mga ganitong klaseng inlet bulb, no? So yan. So, dito sa troubleshooting ng inlet bulb natin, lalo na pag hindi na nagkakarga ng tubig, no? Wala nang tubig na pumapasok doon sa ating automatic washing machine. Dapat ma-check natin to, no? Yung mga inlet bulb nito. Or minsan kasi, mayroon siyang tumatakbo naman, nagkakarga siya ng tubig. Pero doon sa kaglagitnaan ng paglalaba, humihinto yung washing sa pagkakarga ng tubig, no? So, maraming cases na gano'n na humihinto siya sa pagkakarga ng tubig. So, dapat ma-check natin talaga kung anong problema, no? Kasi mahirap i-troubleshoot kung pag tinitesting natin, gumagana. Pero in the long run, pagdating sa kalagitnaan ng paglalaba, ay hindi nagtutuloy, no? Nagkakaroon siya ng mga errors, no? So, dapat malaman din natin bilang technician, no? O sa mga mahilig mag-DIY, alam natin kung paano i-check or ano ang tamang value ng mga motor na ito, no? So, yan. Okay guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel namin, subscribe po kayo at marami pa kaming videos na ilalabas, no? About sa mga automatic washing machine at ibang appliance na pwedeng makapagbigay ng idea sa inyo, no? Lalo na. Kasi ang ilalabas po namin ay mga more on appliance sa bahay. So, isa sa mga possible, isa sa mga videos namin ay pwedeng makatulong sa inyo, no? In the future. Baka isa sa mga maging problema nyo ay may i-vlog namin, no? So makakapagbigay kaagad kami ng kunting tip sa inyo kung anong dapat gawin. So sa mga gayto guys, no? So ito po ay usually ang gumagamit nitong dalawa. Ito tawag nilang twin bulb, no? Dalawa yung motor, no? So kadalasan ito ang gumagamit si Sharp, no? Dalawa lagi ang ginagamit, no? So yung iba naman single lang, no? So ito po ay ang bulb na ito ay ito pa ay 220 volts. So ang kadalasan na gumagamit nito ay non-inverter. Pero si Samsung naman, kahit may inverter si Samsung, gumagamit pa rin ng 220 volts na inlet bulb, no? So hindi siya 5 volts kasi mayroong mga bulb na 12 volts lang, no, ang ginagamit nila. So sa mga fully inverter automatic washing, no. So, sa mga non-inverter kadalasan mga ganito ang gamit, no. So yan. So ang pag-check nito, lahat ng non-inverter guys, same lang dapat yung reading ng inlet bulb na mababasa natin, no. So tandaan niyo guys, ang tamang reading ng isang inlet bulb para malaman nyo na good siya, hindi siya magka-problema in the long run, dapat ang kanyang resistance ay hindi bababa sa 3.8 kilo-ohms. No? So tandaan nyo, hindi siya bababa sa 3.8 kilo-ohms at hindi rin siya tataas sa 5.5 kilo-ohms. No? So take note nyo yan guys, natandaan nyo. Hindi siya bababa sa 3.8 kilo-ohms at hindi siya tataas sa 5.5 kilo-ohms. Kapag na-read nyo yung isang inlet bulb na mababa dyan sa 3.8 kilo-ohms or tataas sa 5.5 kilo-ohms, defective na po yung inlet bulb na yan. So, maaaring gagana pa yan pero in the long run, habang naglalaba ay hinto na po yan. So, ito po ipakita ko sa inyo yung pagtitest na ito, no? So ito lang po ay dahil dalawa yung motor nito, no. Tutukan niyo lang 'to yung dalawang paa nito. Tutukan niyo ng tester. So yung tester niyo dapat nakasit 'yan sa ohms, no? Ohms. So 'yan. So siguro later on maglalabas din tayo kung paano mag-settings ng mga tester, no, lalo na sa mga nagdi-DIY lang, no, para malaman nila kung paano talaga gumamit ng tester kahit yung pinaka-basic lang, no. So maglalabas tayo ng video later on. So ito, checkin natin. Ayan guys, oh. Tingnan natin. Ayan. Ayan, kung mapansin nyo guys, ang reading na nakuha natin is 4.6 kilo-ohms, no? So dahil good yung motor na ito, no? Hindi ito sira, no? So good siya, so 4.6 kilo-ohms. So ang tandaan nyo lang lagi guys, kapag nakapag-read kayo ng 3.8 below, automatic palit ka na ng inlet bulb motor or 5.5 above, palit ka na. So take note guys, baka kasi ang ma-check nyo ay 12 volts baka sa non-inverter kasi sa non-inverter sa inverter kasi yung 12 volts na ginagamit nila iba din yung reading. So tingnan niyo lagi guys pag yung washing ay non-inverter, silipin niyo kaagad yung
Pag non-inverter, automatic yan. Ito ang gamit nila niyan. Mga 220 volts motor. Pero kapag inverter, yung iba, gumagamit ng 12 volts na lang. So, iba ang reading ng 12 volts dito sa 220. So, ito ang tuturo natin ngayon sa inyo ay 220 volts. So, no? So ito, sukatin din natin yung isang side, no? Yan. Yan, kung makakita nyo. Yan, 4.6. Yan. So, yun po ang reading ng isang inlet bulb, no? So, kapag ganun ang reading ng inyong inlet bulb, ibig sabihin, good yung condition ng inlet bulb nyo, no? So, ganun lang po guys ang pag-check nito sa water inlet bulb motor, no? Kasi yung iba, medyo marami pa nalilito dito. Hindi pa kabisado yung tamang reading ng isang inlet bulb, no? So, basta na lang magpalit, no? So, ito po ay once na good ang ating motor, ibig sabihin good yung inlet bulb nyo, no? So, kung example, di nagkarga ng tubig yan, or nag-continuous flowing yan, tapos nung tinister nyo, good naman yung motor, ibig sabihin, linis lang ang kailangan yan, guys. Tandaan nyo, linis lang ang kailangan nyo kapag good yung mga motor, no? So, yun po ang pag-check nito, no? So, maglalabas kami ng videos, no? Dito sa paano ito linisin, yung mga gaitong klaseng inlet bulb na walang screw, no? Wala siyang screw kung paano i-cleaning. Kasi, usually, nangyayari din talaga sa mga ganitong inlet bulb ay nagko-continuous flowing, no? So, nadudumihan. So, dapat linisin, no? O minsan naman, mahina ang pasok ng tubig dahil madumi yung loob ng bulb natin, no? So, yun po ang tamang pagtitis sa mga gaitong inlet bulb. So, kahit isang motor lang yan, guys, yung mga single na, no? Same pa rin ang pag-re-read ng or pag-check ng isang inlet bulb, no? So, pag nag-check kayo ng washing machine, dapat i-check nyo na rin ito, no? Kasi minsan, sa mga experience kasi namin, titesting namin, hindi namin tinitester yung mga bulb. Ang nangyayari, kumakarga naman siya ng tubig. So, good. So, nung tinitesting namin, good. Pero, sa kalagitnaan pala ng paglalaba, dahil mahina na yung resistance, yung iba, nasa 3.8 na lang, 3.7, humihinto na yung motor. So, pag umiinit na, doon na siya humihinto. So, yan po ang dapat nyong i-take note, guys, no? Ulitin ko po, dapat hindi bababa sa 3.8 kilo-ohms at hindi rin tataas sa 5.5 kilo-ohms sa lahat ng 220 volts, no? Dito naman, makikita nyo lang kung ilang voltage yung isang motor, no? So, yung huling video natin, pinakita natin yung pagtitis ng water level sensor. So, ngayon naman, ang pinakita natin ay yung inlet bulb, no? So, ito lang po para sa mga baguhang technician, no? Sa mga expert na, i-like nyo na lang yung videos natin, no? Huwag nyo nang panoorin kung kabisado nyo na ito. Pero sa mga baguhan, sa mga mahilig mag-DIY, panoorin nyo po ito. Malaking tulong po ito sa inyo sa mga troubleshooting, no? Na hindi kayo mahirapan, no? So, ito po ang tuturo namin sa inyo ay based on our experience. Kasi medyo matagal na kami sa ganitong industriya. Halos kabisado na namin kasi yung mga reading ng bawat parts. So, yun. So, sa mga gusto pala magpa-service sa amin, comment lang or message kayo sa aming Facebook page, North Cherry Repair Shop. Nag-service kami ng Calamba, Santa Rosa, Binyan, no? Yung mga areas na inikutan namin, no? So, guys, maraming salamat din sa mga nanonood, sa ating subscriber. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa channel. Maraming salamat po. At makaasa kayo, marami pa tayong videos na ilalabas na pwedeng mapulutan ng aral, no? Lalo na sa mga appliances sa inyong mga bahay. So, okay guys, maraming salamat sa panonood. Bye-bye!